Ngayon, gagawa tayo ng update. Marami nag-aabang nito. Ano yung update natin? Opo. Follow up po ito. Meron po itong YouTube title. Plastic Surgeon Ginoa ang kanyang pasyente. Nang iwan siya ni ate, di matanggap ni Doc. Meron pa. Legit o planted? Inireklamo niya ang nagreklamo sa surgeon na dating major. Ang nireklamo, idol, si Dr. Kaimar Humdain. Okay. Mm-hmm. Na dati ring major. Major, yes po. Na napasibak natin. So, doktor na lang siya. At malapit na siya masibak sa pagiging doktor. Hindi nga, totoo po. Nilalakad po namin yan. Ganun na lang ho. Makukulong na itong taong ito. Ganun na lang, mawawala ng kanyang pagiging doktor. At sarado na, matatanggalan siya ng baril. O, di ba? Kakausapin natin siyempre si Attorney Freddy Villamor. Ito yung lawyer pro bono. Hindi po siya naniningil. Dahil gusto lang niya po makatulong dito kay Jean Irene Mendoza, yung pong complainant namin. Siya po yung naglalakad sa korte para maprotektahan yung karapatan ni Jean Irene at maidepensa siya sa kasong isinasampa nitong si Jumdain. At para naman makakuha ng ustisya rin si Jean Irene Mendoza laban dito kay Jumdain. Attorney Freddy Villamor, magandang hapon sa iyo, Attorney. Magandang hapon naman sa iyo, Idol Rafi. Kukuha lang kami ng update. Okay, ang latest update is nag-issue na yung court ng temporary protection order na kung saan ay may mga prohibitions na in-impose ang korte laban sa respondent kay Dr. Kaimar Humdain. Kaya ako tayo napilitan dito dahil nga hindi naman siya tumigil sa kakaharas niya sa ating complainant. No po. Jean Irene? Hello po, Sir Rafi, good afternoon. Good afternoon. Kumusta ka naman na? Okay po, Sir Rafi. Hindi ka na ba ginugulo nitong si Jumdain? Neto pong mga nakaraang araw, hindi naman po. Pero may nag-text lang sa akin kahapon na galing din sa number niya. Sabi niya lang, bravo. Eh talagang mukhang misira sa ulo to. Ikinatutuwa pa niya yung pagkapanalo natin sa korte. Okay. Yun po yung sabi niya. At meron ka na natanggap sa text at binabantaan ka niya na lalasunin yung mga produkto mo kasi nagtitinda ka ata ng mga product? Opo, mga FDA approved po yung products ko. Tapos may nakapagsabi po sa akin ng information na bibili nga daw po siya ng products ko. Tapos lalagyan daw nga po ng, ewan ko kung ano pong nakakasirang ingredients yung ilalagay niya. Tapos yun po, in-inform ko na lang din po yung mga sellers ko na baka nga po ganun. At least may depensa po ako na wala po talaga siyang nakakasirang ingredients kasi FDA approved naman na po. Eh ang gagawin niya nga daw po, mailalagay nga daw po siya. Yung text niyang yan, itago mo yan, ipapasa natin yan kay Attorney Villamor para ipasa naman sa korte. Kasi pagbabanta yan, in case merong nangyaring hindi ka nais-nais at tinuloy nga niya ang kanyang banta, abay wala nang ibang pagbintangan pa, wala nang iba pang pwedeng maipit at madiin kundi siya. Tapos may nare-receive din po ako na information po na meron daw po akong connection sa mga sinasabi niya may mga drugs daw po, gano'n. Wala po siyang ibang way na mapakulong ako, yun lang po yung way niya. So ano, hayaan mo na yung mga dakdak niya yan. Ibig sabihin natatakot na siya. That's a sign na he's really scared, he's very very scared right now, even while we speak. Ano yung naramdaman mo ngayon, reaction mo, yung pagkakapanalo natin sa korte at pinaburan ka ng korte at nagbigay ng isang dokumento ang korte na makatulong sa kaso natin para mas mapalakas? Sobrang, Sir Rafi, sobrang masaya po ako kasi naging kampante po ako, hindi po katulad ng dati. Napakalaki po ng tulong na ginawa po ng TB5 tsaka ni Attorney Villamor and ng mga staff para po maging safe po kami, hindi lang ako, pati po yung family ko. Tsaka okay. Po yung mga tao po na hinaras niya din po dati. Umiikot-ikot pa rin ba ito at mga alipores niya sa bahay mo? Sa ngayon, Sir Rafi, hindi ko po alam eh. Kasi hindi naman po siya yung, if ever man po, hindi naman po siya yung pupunta po. Pero yung update po dun sa kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, wala naman na po. Mabuti so naman. Okay. Ang sinasabi niya lang po sa akin po, Sir Rafi, nung nakaraan, nung hindi pa po nag-grant yung TPO ko, sabi niya po, pumunta daw po siya ng Tawi-Tawi at Zamboanga. Sabi niya, pag pinailan niya daw po ako ng kaso, doon niya daw po ipa-file. Tulad na sinabi ko kanina, alam mo yung mga ganong klase pananalita, Jean Irene, it's opo. A sign na siya ay natatakot na naiinas sa kanyang salawal. He's just trying to sidewire you para ikaw ay ma-discourage. At kapag na-discourage ka, atas ka na, magtago ka na. Kumbaga, masaya na siya dahil
na-accomplish na niya yung gustong gawin, which is to scare you. Kaso siya ang natatakot sa totoo lang. Attorney Villamor? Good afternoon. Anong dokumento ulit yung nakuha natin sa korte, attorney? Ang nakuha po natin ay yung temporary protection order. Okay. Dito po sa order na to, may mga pinagbabawal ang korte na pinagbabawal na gagawin ni respondent Dr. Jumdain. Okay. Isa rito, Rafi, ay itong tungkol sa pag-possession niya ng baril. Ano po? Sabi po dito, that this order, by virtue of this temporary protection order, the respondent is prohibited from any use or possession of any firearm or deadly weapon and ordering the respondent to surrender the same to the court for appropriate disposition, including revocation of his existing license to possess Good. And carry any firearm and or disqualifying him to apply for any license to use or possess a firearm. Napakalaking bagay po nito kasi po sa mga messages niya nung huli kay ano, pinagmamalaki niya na hanggang ngayon ay hindi pa siya nadidisarmahan. At yun na nga, tinatakot niya si Jean Irene na mabahala na siya at maparanoid na. So itong dokumentong ito, it's tantamount of him being disarmed by the court. At kapag halimbawa hindi niya sinurendo yung baril, pwede naman tayo pumunta sa FEU, Firearms and Explosive Unit ng PNP Kamkrami na siyang nagbigyan ng lisensya sa kanya para siya ay disarmahan at sabihan na, hoy, kanselado ng lisensya mo. We will see to it this order will be served upon the proper authorities, katulad po ng Firearms and Explosive Unit ng PNP, para gawin nila yung kaukulang hakbang para ma-revoke or ma-disqualify si respondent sa pagkakaroon ng lisensya to possess and to carry any firearm. So pwede natin i-forward yan sa FEU? Opo, ipapaserve po natin sa process server po ng korte later. Anong sunod na step? Halimbawa, meron ng order na nirevoke yung kanyang lisensya from the court at nagpo-possess pa rin siya ng baril, pwede na bang sapat na dahilan para yung kamkrami ay i-rape din kanyang bahay sa palagay ng attorney? Well, hindi po siguro. Bibigyan pa siya ng pagkakataong isurrender niya yung baril niya sa korte. Kaya nga, halimbawa, kasi matigas ang ulo nito eh, sertipikado matigas eh, sobrang tigas, mas matigas pa sa pato. Eh, paano kung nagmatigas nga halimbawa itong taong to? Well, pwede po natin siyang ipatay for contempt at pwede rin tayo siguro mag-apply ng search warrant because we know for a fact na merong unlicensed firearm na nandun sa kanyang bahay. Ayun, okay. Sige, Attorney Freddy Villamor, maraming salamat sa time na binigay niyo sa amin. Mabuhay ka, Attorney Villamor, sir. Jam? Kumusta naman yung takbo ng ating prosesong inilalapit sa PRC para siya ay matanggalan ng lisensya, itong si Jumdain? So ngayon po, katulong po natin si Attorney Villamor, inaasikaso po natin yung affidavit po for filing ng RA 9262 dahil yun pong ating magiging basis po for filing sa PRC. So yung PRC ay napuntahan na ninyo at nakapag-file na tayo ng reklamo laban dito kay Jumdain, tama? Para matanggalan siya ng lisensya? Sure. Hinihintay pa natin, sir, yung case file po na RA 9262, yung violence against women and children, para basis po natin po yun sa pagpa-file po sa PRC. Pero yung isang papel na hawak-hawak na ngayon natin ay yung protection order, pwede sigurong gamitin yan para i-file na sa PRC at maging dahilan at daan upang matanggal siya ng lisensya? Yes, sir. Opo, matinding ebidensya po natin sa dahil talaga pong lumalabas na meron pong pagbabanta laban po kay Ma'am Jean. Dito po kay Marjum. Kaya kakailanganin po talaga natin ito, sir, na maibigay po sa mga otoridad. At yung pagpapa-apply natin na para magkaroon ng protection, meaning police protection, so to speak, itong si Irene, pinoprocess na sa kamkrami? Yes, po. Okay, sige. Jam, maraming salamat sa iyo, ha. Attorney Villamor, yes. Yung protection order, pwede ba natin gamitin yan para magsampa ng kaso sa PRC upang matanggalan ng lisensya itong si Jumdain? Well, ang gagawin nga natin na Idol Rafi is isa sa ayos ko na yung criminal complaint for violation by Republic Act 9262. At the same time, dadali na rin namin sa PRC yung kopya ng criminal complaint na ipa-file namin. Ayun. At yun ay pwedeng pagbabasihan na ng PRC para umpisa na yung pagtanggal sa kanya sa lisensya. Ano naman kasi, kinailangan lang natin kumuha ng protection order dahil hindi siya tumigil sa kakaharas kay Jean Irene. So, para maproteksyonan natin si Jean Irene in the meantime, kumuha tayo ng temporary protection order na magiging permanent protection order naman after magkaroon ng hearing. Ayun. Attorney Villamor, maraming salamat muli. Magandang hapon. Thank you. Okay, Jean Irene. Yes po, Sir Rafi. Ayan, gumugulong na yung hustisya. At sabi ko nga, malapit-lapit ng makulong itong si Jumdain. Pero bago siya makulong, matanggal muna sa pagkakadoktor. So, yung hustisya, malapit-lapit mo na makamtan. For the meantime, konting ingat lang. Kapag may problema,
tumawag ka lang sa amin at bibigyan kami ng mga numero na pwede mong tawagan, maging yung mga kinaukulan. Okay? Opo, Sir Rafi. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo, Miss Jean Irene. Opo, good afternoon po. At doon naman kay Dr. Kaimar Jumdain. Ha? Bilibid Prison is waving at you. Sabi ng Bilibid, hello, Dr. Jumdain. At ang nagwe-wave din sa kanya, si Peryong, si Dagol, si Dako. Ayan, nakaganon sa kanya, hello, Jumdain, may hawak-hawak na pumada. Ay, wag na pumada, krasa, may hawak-hawak na krasa. Hello, nakaganon na. Patay ka ngayon, Jumdain ka. Goodbye sa iyong buhay ka. Yari ka ngayon.